Igan, inubo, hindi nakahinga at sumakit ang mga mata ng ilang residenteng na-expose sa tumagas na ammonia mula sa isang cold storage facility sa Caloocan. At yan ang unang balita ni Corinne Katibayan. Sobrang lakas ng ammonia mga galing dito sa storage. Lahat ang tao yan, nagtatakbuhan, nakatakip po. Nabulabog ang mga residente ng Barangay 14 sa Dagat-Dagatan, Caloocan matapos malanghap ang matapang na amoy ng ammonia mula sa isang cold storage facility pasado alas 7 kagabi. Ayon sa Caloocan Disaster Risk Reduction and Management Office, tumagas ang ammonia sa isang bahagi ng pasilidad na kasalukuyang ginagawa. Nagkaroon daw ng leak dun sa kamakina nila, pero enough na nila. Pero saglit lang daw yan, saglit lang. May mga trabahador daw sa loob ng pasilidad nang mangyari ang pagtagas ng kemikal. Yan. Buti at walang nasaktan sa pangyayari. Ang restaurant owner na si Fernand Pangilinan ay isa sa mga unang residenteng nakaamoy ng ammonia. Pamilyar daw kasi sa kanya ang amoy dahil... Noong dati kasi napanood ko yung sa Barangay MBBS nangyari sa Nabotas. Sobrang lakas nun. Nagbabiyahe ako nun, naamoy ko rin yung doon sa Barangay MBBS. Ganon din yung amoy. So napanood ko sa TV na yung ammonia niya. So nag-mark ka sa akin. So dito, mas lalo ko pang mismo ako naka-experience, ganun pala kahirap. Sa tapat lang ng cold storage facility ang kanyang kainan. Sir, may ammonia, may sumabog ha. Na ano, baka maamalanghap mo, hindi ka makahinga. Agad niyang winarningan ang ibang residenteng dumadaan sa lugar. Halos lahat nun na... Nakasalubong namin kanina, talagang umuubo, hindi makahinga. Especially lalo na rin yung mga sa mata. Masakit sobra-sobra sa mata. Saka yung hinga mo, napipigil. Nag-ready na kami ng mga bimpong basa. So yun yung pinakaan namin na punasan yung mga mata nila. Sa ngayon, wala pang pahayag ang pamunuan ng cold storage facility, pero nakipag-ugnayan na ito sa CDRRMO. Yan ang unang balita mula sa Caloocan City, Corinne Katibayan, Buong Puso para sa Pilipino.